Kinakikiligan ng maraming fans ang tambalan ngayon ni Nakim Cho at Paula Avellino matapos na i-anunsyo at ilabas ang patikim na teaser ng pagbibidahan nilang Pinoy adaptation ng Korean series na What's Wrong with Secretary Kim. Ngayong napapabalitang hiwalay na si Kim sa boyfriend nitong si Sian Lim, ay tila mas lalong kinakikiligan ng marami ang pagsasamang muli ni Nakim at Paulo sa bagong proyektong ito. Hindi na raw kasi imposible na humantong sa totohanan ang kilig ng dalawa sa gagawing proyekto kung sakali man umanong pareho silang single. Binalikan din ng marami ang ilang interviews kay Paulo noon kung saan palagi raw nitong binabanggit ang pangalan ni Kim sa tuwing natatanong siya tungkol sa mga aktres na gusto niyang maging leading lady. 2015 pa lamang umano'y iniahayag na nito ang kagustuhan niyang makatrabaho ang aktres dahil maliban sa magaling daw itong artista, humahanga rin umano siya sa kagandahan ni Kim. Kaya naman ang magsama ang dalawa sa seryeng Linlang ay tila nga raw dream come true ito para kay Paulo. Mga pahayag ni Paulo sa isang interview nitong 2023, parang na-mention ko na gusto kong makatrabaho si Kim and after ilang years ba, 10, 12, or 15 years, nagkatotoo. Matapos nga rin umano ng super drama at seryosong mga eksena nila sa Linlang, ay mas light na ngayon ang gagampanan nilang mga role dahil romantic comedy ang nasabing bagong pagtatambalan nilang serye. Kaya masaya sila na allowed na sila ngayon na magtawanan at magpakilig sa proyektong ito. Samantala, ibinunyag naman ng showbiz columnist na si Oji Diaz sa kanilang YouTube channel na matagal na raw palang ibinigay kay Kim ang sabing proyekto ngunit iba raw ang inanunsyong leading man niya noon nang una itong mapabalita. Ayon umano sa balita noon, ang aktor na si Jake Ejercito daw talaga ang dapat na leading man ni Kim sa bagong proyekto ngunit dahil pumatok sa mga tao ang pagsama nila ni Paulo sa Linlang ay hindi raw imposible na napalitan si Jake ni Paulo dahil doon. Mga pahayag ni Oji? Yun na nga, ang una nating balita si Jake Ejercito tsaka si Kim Cho. Hindi na si Jake Ejercito nang ipapalit si Paula Avellino dahil sa klik ang kanilang tambalan. Ayon pa kay Oji, ikinagulat nga rin umano nila nang tanggapin ni Paulo ang nasabing proyekto dahil sa pagkakaalam daw nila ay hindi ito gumagawa ng mga rom-com. Dagdag pa nito, sabi ko nga, di ba ayaw ni Paulo ng mga rom-com-rom-com? Ito kasi parang pang light drama lang to. Rom-com din itong What's Wrong with Secretary Kim. Pero umukay si Paulo dito sa project na ito. Gayunpaman, masaya ang fans ni Kim sa bagong tambalan nila ni Paulo at patuloy raw silang nakasuporta sa aktres kung saan masaya ang puso nito. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Kung saan masaya ang puso ni Kim, go lang. Buhay naman niya yan. Kaligayahan naman niya yan. If ever break na si Kim at Sian, okay lang sa fan of Kim. She deserve better. Sana maging masaya siya sa mga desisyon niya. Can't wait to see what's wrong with Secretary Kim. Ang lakas ng chemistry ng Kim Pao. Mas malakas pa sa Kimerald. Kimerald fan ako, pero di ko mapigilan ang kilig ng Kim Pao.